Hello, good morning, kabayan. Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. And for this video, ay i-share ko po sa inyo yung aking experience sa pagbabayad ng Amiliar for this year 2024. So medyo na late po ako ng pagbabayad. So last year nagbayad ako ay first week ng January, so nagkaroon ako ng discount noon. And for this year, so kakabayad ko lang kahapon, which is meron na siyang penalty. So hindi ko alam na kahit pala within this year pa lang babayaran yung Amiliar ay meron na palang penalty. So hindi naman ganun kalaki yung penalty na receive ko kasi nasa second quarter pa lang naman tayo for this year. Pero kung magtatagal at hindi makapagbayad, so lalaki din po yung penalty. Sa pagtagal ng months, years, so nadadagdagan, lumalaki po yung penalty. So by the way, meron na rin po akong previous video about dito sa Amiliar. Kung first time nyo pong magbayad ng Amiliar, for example, ay kumuha kayo ng bahay sa Pag-ibig. So, yearly po talaga required na magbayad tayo ng Amiliar doon sa munisipyo. Kung saang lugar nakatayo or kung saang lugar yung property, doon po kayo magbabayad ng munisipyo. And then, ang kailangan nyo lang pong dalhin kung first time nyo magbayad is yung title, yung copy ng title like nito, or tax declaration, or yung contract na galing sa inyong developer kung hindi nyo pumahanap, or yung ganitong tax declaration na galing din sa developer noong tinon over sa inyo yung unit. And kapag naman second time or ilang time na kayo nakapagbayad, pwede po yung resibo na last year na pinagbayaran, pwede po yung dalhin sa munisipyo. And then kailangan lang po magpa-ask assessment muna para malaman kung magkano yung babayaran nyo for the property. Doon po, kung house and lot po yung kinuha nyong property sa Pag-ibig, so dalawa po yung Amiliar na babayaran natin, which is yung land and yung building. So, bali, dalawa yung unit na meron ako. So, apat na resibo yung meron ako kasi house and lot pareho yung pinagbayaran ko ng Amiliar. After ng assessment, so punta kayo doon sa cashier and then si cashier na yung gagawa ng resibo and then yun, bigyan nyo lang yung payment. So, double check nyo po yung assessment record kung tama ba yung address, kung tama yung sukat ng inyong lote, ganyan. So, makikita nyo naman doon sa inyong title na copy and then yung contract to sell. So, i-double check nyo po, lalo na po dun sa mga first time magbabayad ng Amiliar. So, by the way po, month of November ay nag-a-accept na sila ng payment for the next year na payment for Amiliar. And dito po sa amin ay merong 15% discount kapag advance payment. So, kung magbayad ka ng November to January 31, so ayan, i-flash ko na lang sa screen, na merong 15% discount. So para sa next year, so siguro mas agahan pa kasi sayang din yung 15% discount, si, di ba? And ayun nga, nabanggit ko na naman na every quarter pwede namang magbayad. So yung first quarter of the year is yung January to March 31, and then second quarter naman is hanggang June 30, and then October, and then and last quarter is yung December 31, 2023. Pero nga, mas advance, mas maagang magbayad ng Amiliar, mas okay para walang penalty at meron pang discount. And para naman po doon sa mga kababayan natin na gusto makapagbayad ng Amiliar, like for example, masyadong delay, nagkaroon ng mga penalty, pwede pong installment, kausapin nyo lang po yung cashier. Kasi pwede naman pong installment yung pagbabayad. And every quarter po, pwede silang tumanggap ng bayad. So, pwede rin namang full kung kaya nyo pong full. At mas okay po kung full para hindi na siya madagdagan ng mga penalty.
And para naman po dun sa mga kababayan natin na nagtatanong about sa pagkuha ng tax clearance, so ipa-flash ko po dyan sa screen yung mga requirements ng pagkuha ng tax clearance. So nakuha ko po ito doon sa munisipyo, so pinicture ko na lang and then share ko na lang po sa inyo para may idea na po kayo bago kayo pumunta sa munisipyo. At i-ready nyo po yung mga requirements para pagpunta nyo sa munisipyo at pagkuha ng tax clearance ay ma-release din po kaagad. So ayun, kung gusto nyo pong mag-share about sa inyong pagbabayad ng amilyar, lalo na po doon sa mga nakakuha na po ng o nakapag fully paid na po ng kanilang pag-ibig housing loan, so please share naman po sa comment section yung inyong experience about dito. So ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!